Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bernabe. Hindi ko nasasabihin kung sinong kadikit nito kasi alam na namin yon sa bawat isa. Taong 1989, Liloy, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng sekundarya itong si Bernabe. Mag-isa na lamang siyang itinataguyod ng kanyang ina sa kadahilan ng matagal nang namatay ang kanyang ama. Magmula noong namatay ang ama ni Bernabe, hindi nagawa ng kanyang ina na ipagsabi sa kanya ang sanhi ng pagkamatay nito. Ayon sa ina ni Bernabe, na sa tamang panahon, malalaman niya din ang totoong rason ng pagpanaw ng kanyang ama. Kung hindi ninyo na itatanong, iniilaga noon ang pamilya ni Bernabe sa kadahilan ng isang kuno-kunong aswang umano, ang kanyang mga magulang. Maraming kumalat na rason ng pagkamatay ng kanyang ama, pero ang lahat ng yon ay pinabulaan ng kanyang ina. Palagi nitong sinasabing namatay umano sa sakit ang kanyang mister at wala nang iba pang dahilan. Kahit naririnig noon ni Bernabe ang mga sabi-sabing yon, pinili niyang huwag na itong pakialaman. Di rin kasi magagawang umangal noon ni Bernabe sa kadahilan ng ayaw niyang siya ang mapagdiskitahan ng mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang pamilya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, saksaka na, barilan pa ng kapangitan ang pagmumuka ni Bernabe. Sorry, Tol, na halos maihahalin tulad mo na sa isda ang pagmumuka nito. Sa kanya nang galing yon, hindi sa akin. Kayumang gidi ng balat ni Bernabe at kulukulubot na dahil sa pagtatrabaho. Meron din itong malalapad na mga tenga na siyang labis na nagpapapangit sa kanyang pagmumuka. Sa kanya ulit galing yon. Aminado naman si Bernabe sa kanyang itsura at kailanmay hindi niya ito itinatanggi. Sa lugar kasi nila, nagkalat ang mga mapanghusgang tao na siyang kinasanayan na niya sa kanyang pagtanda. Walang pakialam noon si Bernabe sa sinasabi ng iba, gawa ng alam niyang walang maitutulong to sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kapag pinatulan niya ang mga ganoong bagay, magiging dagdag sa problemang pasanin niya lamang ito. Itong taong to, 1989, nasa ikalawang taon na si Bernabe sa sekundarya. Halos araw-araw siyang nakakarinig ng masasamang salita pero lahat ng yon ay nilulunod na lamang ng kanyang pasensya. Wala namang problema yon kay Bernabe kasi nga sanay na siya sa mga ganoong panlalait. Sa pag-aaral ni Bernabe sa sekundarya, wala halos siyang naging kaibigan maliban lang dito sa nagpadala ng kwento. Naging malapit sila noon, gawa ng meron din itong kapansanan. Kagaya ni Bernabe, hindi din pansinin ito, kaya nagpa siya na lamang silang dalawa na sila na lang ang maging magkaibigan upang magtulungan sa mga gawain sa kanilang paaralan. Isang araw, habang paalis na itong si Bernabe, masaya pa siyang binigyan ng baon ng kanyang inang si Merita. Napakasaya noon ang araw ni Bernabe sa kadahilan ng malaki-laki ang baong ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Nay, alis na po ako ah. Baka po gabihin na ako mamaya. Kasali po kasi ako sa grupo ng maglilinis sa aming silid paaralan eh. Wika ni Bernabe. O sige anak, mag-iingat ka ha? Kapag may problema, huwag kang matakot magsabi sa akin. Malambing na sagot ng kanyang ina. Matapos niyang makapagpaalam, agaran din ang pag-alis nito sa kanilang tahanan. Sa bawat araw na dumaraan,
Ramdam na ramdam ni Bernabe ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ina. Animoy ito lang talaga ang taong nagmamahal sa kanya nang walang kapantay sa buong mundo. Sa pagpasok ni Bernabe sa kanilang silid, nagkataong wala noon ang kanilang guro. Bale, lumiban kasi ang kanilang guro noon, kaya ang ginawa nila Bernabe ay ang maghintay sa susunod na paksang kanilang tatalakayin. Habang nakaupo si Bernabe sa isang silya, bigla siyang nilapitan ng kanyang mga kamag-aral na parabang meron itong pakay sa kanya. Hoy Bernabe! Pangit! Ba't pumasok ka pa? Nasira mo tuloy ang araw namin. Siguro, hindi mo pinakain ng mga hitong alaga mo kaya ka napaaga, no? Wika ng isa sa kanyang mga kamag-aral. Hindi mo ba alam, Bernabe? Pangit! Na yung pagiging saksakan ng pangit ng pagmumukha mo, nakakasira ng araw! Dagdag pa ng isa niyang kamag-aral. Bakit? Hindi ko naman kayo inaano ah. Nag-aaral ako dahil sa pangarap ko. Huwag naman kayo masyadong malupit sa akin. Sagot ni Bernabe. Nanginginig sa takot noon si Bernabe at bakas na bakas sa kanyang pagmumuka ang takot sa kanyang mga kamag-aral. Kitang-kita na kasi noon ni Bernabe ang pag-amba sa kanya ng suntok ng mga ito habang siya ay sumasagot. Napakalumanay noon ang pagsagot ni Bernabe upang hindi na mas lalo pang uminit sa kanya ang mga ulo nito. Matapos niyang makapagwika, biglang yumuko si Bernabe upang hindi na muli pang masilayan ang kanyang mga kamag-aral. Ibinaling na lamang nito ang kanyang atensyon sa ibang bagay at nagbingi-bingihan na lang siya sa lahat ng sinasabi ng kanyang kamag-aral. Matapos makapagbitaw ng masakit na mga salita nitong mga to, ay agaran din ang paglisa nito sa kanyang harapan. Si Bernabe noon, mangiyak-ngiyak na dahil sa kanyang mga narinig. Ang buong akala noon ni Bernabe, yun lang ang gagawin ng kanyang mga kamag-aral sa kanya. Pero hindi pala. Dahil pagsapit ng hapon ng araw na yon, inabangan nito si Bernabe sa labas ng kanilang paaralan. Walang sabi-sabi, agaran siyang sinunggaba ng mga ito at pinagsusuntok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa patuloy na pagsuntok at pagsapak ng mga ito kay Bernabe, ay pinili niyang huwag gumante. Hinayaan na lamang niya itong saktan siya upang tantanan na siya ng mga ito. Nang mapagod na ang kanyang mga kamag-aral, pinili ng mga ito na umalis na sa kanyang kinaroroonan. Iniwan nila noon si Bernabeng nakahandusay sa lupa at walang ganang tumayo. Dahil sa pagnanais ni Bernabeng makauwi sa kanilang tahanan, bago mag-alas 6 ng gabi, pinilit niya ang kanyang sariling bumangon at maglakad. Hirap man sa paglalakad noon si Bernabe, naging matatag siya, alang-alang sa kanyang ina. Ayaw na ayaw kasi noon ni Bernabeng mag-alala sa kanya ang kanyang ina, gawa ng kung ano-ano ang pumapasok sa isipan nito. Pagdating ni Bernabe sa kanilang tahanan, nadatnan niyang abala ang kanyang ina sa pagluluto. Nay, magandang gabi ho. Nandito na ako. Bungad na wika ni Bernabe sa kanyang ina. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit ni Bernabe sa kanyang ina upang magbisa. Bago pa man makalapit si Bernabe sa kanyang ina, pansin na nito ang pagkunot ng noo ng nanay niyang si Merita. Oh, Bernabe, na paano ka anak? Seryosong tanong nito. Agara namang natigilan si Bernabe sa kanyang paglalakad sa kadahilanang nagulat siya nang magtanong ang kanyang ina tungkol sa kanyang sinapit sa paaralan. Ikinubli ng maayos ni Bernabe ang mga bugbog niya pero
Gulat na gulat ito nang malaman ito ng kanyang ina nang walang kahirap-hirap. Huwag ka nang magtago, Bernabe. Napano ka ba? Hindi kita pinalaki para saktan ng ibang tao, ha? Pinalaki ka namin ng ama mo na mayroong pagmamahal at pag-iingat. Sabihin mo ko sino may gawa niyan sa'yo at kakausapin ko. Wika ng ina niya. Nang marinig ito ni Bernabe, bigla na lamang tumulo ang kanyang luha nang hindi niya namamalayan. Bigla siyang napaiyak sa sinabi ng kanyang ina dahil ramdam na ramdam ni Bernabe ang pag-aalala sa kanya ng kanyang ina. Wala nang nagawa noon si Bernabe kung hindi ang lapitan ng kanyang ina at yakapin ito habang umiiyak. Doon na ikinuwento ni Bernabe ang kanyang mga naranasan sa kanilang paaralan. Galit noon ang ina ni Bernabe nang malaman nito ang pambubugbog sa kanya ng kanyang mga kaklase. Sa sobrang galit ng ina niya, nanginginig ang buong kalamnan nito habang yakap-yakap siya. Mga demonyo yung mga kaklase mo, Bernabe. Makikita nila. Ipaparamdam ko sa kanila ang nakakakilabot na buhay sa harap ng kamatayan. Hubarin mo ang damit mo ngayon, Bernabe. Ibigay mo to sa akin. Gigil na wika ng kanyang ina. Sa bawat pagsalita nito kay Bernabe, pahigpit ng pahigpit ang pagyakap nito sa kanyang katawan. Hinayaan naman ito ni Bernabe sa kadahilan ng alam niyang nanggagalaiti noon sa galit ang kanyang ina. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, nabahala siya sa gagawin nito sa kanyang mga kamag-aral. Di basta-bastang pamilya ang mga nangdiskita noon kay Bernabe, kaya labis niyang ipinag-aalala ang gagawin ng kanyang ina. Nay, hayaan niyo na po yun. Ayoko pong mapahama kayo, Nay. Sagot naman dito ni Bernabe. Mapahamak? Huwag kang mag-alala, anak. Malakas ang nanay mo. Hindi ako magagapi ng mga ordinaryong tao. Kagaya niyang mga nanakit sa'yo. Nakakapangilabot na sagot ng nanay niya. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-amoy nito sa damit ni Bernabe na punong-puno ng lupa. Hindi pa nakontento noon si Merita dahil dinila-dilaan pa nito ang damit ni Bernabe. Siya naman noon ay nananatiling nakatingin lang sa kanyang ina habang punong-puno ng pagtataka ang kanyang isipan. Di na noon nagtanong pa si Bernabe sa kadahilan ng wala itong kaide-ideya sa sinasabi ng kanyang ina. Bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang pag-iisip nang pumasok sa kanyang isipan ang mga sabi-sabi sa kanilang baryo na kuno-kunong aswang ang kanyang magulang. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, piniling huwag matulog ni Bernabe. Nais niyang magmasid sa kalagitnaan ng gabi upang malaman kung totoo nga ba ang mga bali-balitang sabi-sabi sa paligid na isaumanong aswang ang kanyang ina. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, laking gulat na lamang ni Bernabe nang pagpapatayin ng kanyang ina ang lahat ng gasera nilang nakasindi. Habang pinapatay nito ang gasera, sinasabayan ito ng kanyang ina ng mga engkantasyong hindi maunawaan ni Bernabe. Ang mga engkantasyong binibitawa ng ina ni Bernabe ay sa pamamagitan ng patulang pagsasalita. Sa bawat pagbigkas ng mga salita nito ay ang pagsisitayuan naman ng kanyang mga balahibo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaamoy si Bernabe ng isang napakasangsang na amoy sa loob ng kanilang bahay. Pagkaamoy nito ni Bernabe, bigla siyang nakaramdam na labis na pagsusuka.
Agarang namuunoon ang laway ni Bernabe sa kanyang bibig na isang senyales na malapit nang bumulwak ang suka sa kanyang sikmura. Pilit niyang nilulunok ang mga laway sa kanyang bibig upang hindi masuka noong mga oras na yon. Habang nakatakip ang kamay ni Bernabe sa kanyang ilong at bibig, pinili niyang magmasid sa paligid. Pagtingin ni Bernabe sa kanilang kusina, doon bumungad sa kanya ang kanyang inang dahan-dahang nagtatanggal ng kanyang saplot. Kahit napakadilim noon sa paligid, kitang-kita ni Bernabe ang kanyang ina dahil sa namumulang mga mata nito. Bernabe! Matulog ka na. Wika ng kanyang ina na may kakaibang tinig habang abala ito sa kanyang ginagawa. Nang marinig ito ni Bernabe, agara naman ang pagkubli niya sa kanyang kinaroroonan. Di na siya noon pinansin ng kanyang ina dahil sa abala ito sa kanyang ginagawa. Matapos makapagbuhos ng ina ni Bernabe ng likido sa buo niyang katawan, doon na ito nag-umpisang umungol at lumiyad. Lumiyad ng lumiyad noon ang ina ni Bernabe na parabang mababali na ang gulugod nito. Sa bawat pagliyad ng ina ni Bernabe, sinasabayan ito ng isang malalim na pag-ungol na parabang labis-labis ang hirap na nararamdaman nito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Bernabe nang biglang nagsiuslian ang napakalaking mga pakpak ng kanyang inang si Merita. Kasabay ng pagbuka ng pakpak nito ay ang pagkabasag naman ng iilan nilang platong babasagin. Umungol na din ang umungol noon si Merita hanggang sa lumabas na ito ng kanilang tahanan. Biglaan ang paglipad nito at segundo lamang ang pagitan nang tuluyan na itong makalayo sa kanilang pamamahay. Si Bernabe noon, halos hindi na makagalaw sa kanyang kinaroroonan dahil sa takot. Nang medyo nagkakaroon na siya ng lakas ng loob na tumayo, pinili na nitong sindihan ang kanilang mga gasera. Di na rin nagawa pang matulog noon ni Bernabe dahil sa nais niyang hintayin ang kanyang ina upang makausap ito ng masinsinan. Sa paglipas ng gabi, hindi pa rin nakakabalik ang ina ni Bernabe sa kanilang pamamahay. Labis-labis na dito ang pag-aalala ng binata, gawa ng baka meron ng hindi kaaya-ayang nangyari sa kanyang ina. Magiging mahirap noon para kay Bernabeng mabuhay sa kanilang lugar na walang inang magtataguyod sa kanyang paglaki. Sa pagsapit ng alas tres ng madaling araw, biglang napatayo si Bernabe sa kanyang pagkakaupo nang biglang merong lumapag na isang nilalang sa pintong nasa kanilang kusina. Alam ni Bernabe na yun na ang kanyang inang hinihintay. Kaya agaran din niyang pinagbuksan ito. Pagbukas ng pinto ni Bernabe, bumungad sa kanya ang kanyang ina na halos maligo na ng dugo sa kanyang buong katawan. Nay! Napaano ho kayo? Gulat na tanong ng binata. Kumanti ako, Bernabe, sa mga taong nanakit at nang bastos sa iyong pagkatao. Isinama ko na ang kanilang mga magulang upang wala ng ugat ang muli pang magpapausbong ng kanilang henerasyon. Ang pamilyang yon, Bernabe, ay ubod ng sama at nararapat lamang silang patulan ng kamatayan. Sagot naman ng kanyang ina. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok nito sa kanilang tahanan. Naghalo ang mabahong likidong ibinuhos ng kanyang ina at ang dugo ng kanyang mga biktima. Kahit ganun na ang mga nasilayan ni Bernabe, nanaig pa rin sa kanyang isip at damdamin ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Di na siya noon nagdalawang isip na yakapin ang kanyang ina dahil sa mga ginawa nito para sa kanya. Ngayong nakita mo na ang totoo kong pagkatao, Bernabe,
panahon na upang malaman mo ang rason kung bakit namatay ang iyong ama. Namatay ang iyong ama, Bernabe, dahil sa pagliligtas sa akin. Maraming nangyari bago ka ipinanganak, kaya labis-labis ang pag-iingat ko sa iyo. Ikaw na lamang kasi ang natitirang taong nakakapagpaalala sa akin kung gaano ako kamahal ng iyong ama. Alam mo, Bernabe, bago ka ipinanganak, meron kaming nakalaban ng iyong ama. Hindi naging pabor noon sa amin ang panahon dahil sa ipinagdadalang tao kita. Naging mahirap man ang labang yon, nagawa ko pa rin mailigtas ang iyong buhay kapalit ng buhay ng iyong ama. Dagdag pa ng kanyang ina na bago pumanaw ang kanyang ama, nagawa pa nitong patayin ang manggagamot na pilit silang hinuhuli. Yun na ang huling alas ng asawa noon ni Merita upang mailigtas ang kanyang mag-iina. Dahil din sa labanang yon, labis na naapektuhan ang buong katawan ni Bernabe. Paniniwala kasi nilang mga aswang na bawal silang magpalit ng anyo kapag meron silang dinadalang sanggol sa kanilang sinapupunan. Noong buntis ang ina ni Bernabe, wala itong maisip na paraan kung hindi ang magpalit ng anyo upang kahit papaano'y mabigyan ng tulong ang kanyang asawa. Bago namatay ang ama ni Bernabe, ipinangako noon ng kanyang ina na isasama niya sa hukay ang kanyang aral na minana. Naniniwala kasi noon ang ina ni Bernabe na muli niyang makakasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay kapag daladala niya ang bertud na nagbibigay abilidad sa kanya. Nang malaman ito ng binata, doon na niya tuluyang nakumpirma na totoo nga ang bali-balita tungkol sa kanyang ina na isa itong aswang. Kinaumagahan, laking gulat na lamang ni Bernabe nang sabihin ng kanilang guro na patay na umano ang apat niyang kaklase. Nadatnan ito ng mga otoridad sa kani-kanilang mga bahay na wala ng laman loob at wasak na ang mga ulo. Di nila magawang makakuha ng sapat na ebidensya sa krimen, kung kaya't agad din namang itinigil ang kaso. Nang malaman ni Bernabe ang mga kaganapang yon, halos mapalunok na lamang siya ng laway dahil sa takot. Ang pagkatakot noon ni Bernabe ay para sa kanyang sarili dahil baka ituro siyang salarin sa naganap na insidente. Awa naman ng Diyos, walang nagtangkang pagbintangan noon sila Bernabe. Sa paglipas ng napakaraming taon, pumanaw na nga ang kanyang ina dahil sa katandaan. Buong puso namang tinanggap ni Bernabe ang pagkawala ng kanyang butihing ina upang hindi na siya gaanong mahirapan sa buhay. Kaya din naman niyang tumayo noon sa kanyang sariling paa, kaya wala nang pag-aalinlangan noon si Bernabe. At ayon sa kanyang ina, huwag na niyang saluhin yung huling mutsyang iluluwa nito, dahil ang gusto niya ay mamuhay siya ng normal. Gusto kasi ng ina ni Bernabe na itigil na ang kanilang lahi sa pagiging aswang. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawala yung usap-usapan sa lugar nila tungkol sa pangit na anak ng aswang. Okay, random shoutout muna tayo dun sa mga nag-comment ko sa previous story. Nandyan sina Active na Active, Andy Boy CM, Yuan Taladro, Keith Penuela, Rochelle Rosales, Julian Alibangon, Sahana Sulaiman, Joy Rodriguez, Leia Dancing, El Wilmar, Jeline Rachel El Medulan,
Arix Valenzuela, Aya Flores, Gustardo Gaming, Jennifer Abela, Joseph de Malaluan, at kay Nika Nasataya. Yan, maraming salamat sa inyo. Bawi ako sa mga nagpapa-shoutout ulit dito sa pangit na anak ng aswang. Comment kayo sa pinned comment natin para makita ko yung comment ninyo. Ang masasabi ko lang sa kwento, talaga namang nakakapangilabot yung pagmumukha ng bida. De, biro lang. Yung ginawa ng nanay niya, no? Pero ang nakakatuwa lang sa nanay niya, gusto na nilang mamuhay ng normal pareho. Ang kaso nga lang, meron talaga nagpa-trigger para gamitin niya ulit yung abilidad niya ng pagiging aswang. Yun nga, yung saktan yung bida natin. Well, ayaw naman na sanang gawin yun ng nanay niya, pero wala eh. Ikaw ba naman, saktan. Okay lang naman yung lait-laitin. Salita lang naman yan eh. Pero yung magkakaroon ng pisikalan, ibang usapan na yun. Pero alam ko, hindi yung dahilan para pumatay o umubos ka ng isang pamilya. Pero wala kayo sa sitwasyon, kaya hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman ng nanay ng bida. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.